Magit 40 Pilipino lang sa Gaza ang desididong tumawid sa border pa Egypt para magpa-repatriate. Naurong pa ang pagtawid ng ilan sa kanila. At nakatutok pa rin live mula sa Cairo, Egypt, si Rafi Tima. Rafi? Pia, muling ang naunsya mayong paglabasa na ngayong araw ng unang batch ng mga Pilipinong lilikasan na mula sa Gaza. Kahapon, wala rin nakalabas sa mga mamamayan ng iba't ibang bansa na nakaschedule na maproseso yung pagpasok dito sa Egypt dahil hindi nagkasundo yung mga partidong may kontrol sa border tungkol sa pagpasok dito sa Egypt ng mga sugatang Palestino. Sa isang video mula sa Israeli military na binigay sa news agency na Reuters, makikita ang mga malalaking pagsabog. Pag-atake raw nila ito sa Hamas. May video rin mula sa Hamas na sinasabing kuha ng pakikipaglaban nila sa Israeli forces. Hindi pa maberipika ng Reuters kung saan at kailan kuha ang parehong video. Pero ayon sa Gaza health officials, inatake ng Israeli ang maghasi refugee camp sa Magdamag at hindi bababa sa 30 Palestinian ang nasawi at 100 ang sugatan. Sa gitna ng patuloy na bakbakan, patuloy ang paghahanda para sa repatriation ng mga Pinoy sa Gaza. Ngayong araw sana tatawid papasok dito sa Egypt ang unang batch ng 20 Pinoy na magpaparepatriate mula sa Gaza. Pero dahil hindi raw ligtas ang paglikas ng mga sugatan patungong Rafah border crossing, pinatigil muna ng Hamas ang paglabas ng mga dayuhan kahapon. Kaya ang pagproseso dapat kahapon sa mga lalabas ng Gaza at papasok sa Egypt, ngayong araw itinakda. Lalo't ayon kay DFA Undersecretary Eduardo De Vega, limitado ang kapasidad ng Rafah border crossing. Ang 26 na iba pa, posible sa Martes o sa susunod na mga araw makatawid sa Egypt. Aminado ang DFA na ang 134 na Pilipinong nabigyan ng permiso makatawid, nabawasan pa dahil hindi pinapayagang lumabas ang kanilang mga asawang Palestino. Kasi 115 ang narinig na gusto nilang umalis, pero nung nalaman nilang walang kasamang Palestinian, 46 lang ang nagsabi, sige, handa pa rin kami umalis. So in batch, two batches yan, 20 and 26. Sa ngayon, Pia, nakaantabi pa rin yung mga tauhan ng Philippine Embassy dito sa Cairo para sa abiso kung kailan talaga matutuloy yung paglabas ng ating mga kababayan mula sa Gaza. Mahalaga yan dahil oras na tumuntong sila dito sa Egypt, kailangan mabilhan na sila ng ticket para makabalik sila sa Pilipinas dahil transit visa lamang yung i-issue ng Egypt sa kanila. Ibig sabihin, kailangan silang agad makalabas ng bansa. Bagay na ginagawa rin ng ibang bansa. At yan pa rin ang latest mula rito sa Cairo. Pia? Maraming salamat, Rafi Tima, nagulat live mula sa Cairo, Egypt. Mga kapuso, manatili nakatutok sa balita, anumang oras, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. At sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.